Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Panginoon, maraming salamat sa iyong mapagkalingang pagmamahal na gumagabay sa amin ngayong panahon ng krisis. Naway pahilumin mo ang aming bayang napupuno ng sakit at pagdadalamhati. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At Happy World Teachers Day. Ngayong araw ating pasalamatan ng ating mga natatanging guro na tinuturing natin bilang pangalawang magulang. Maraming salamat po sa walang humpay na pagbibigay kaalaman sa mga estudyante lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kaya naman itag nyo na sa comment section ng aming Facebook Live sila Ma'am at Sir at ipakita ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ako makakasama nyo ngayong Lunes, October 5, 2020. Patrick Obsuna at ito ang Panahon TV. Para sa mga gurong maaga pa lang ay gising na upang mapaghandaan ang kanilang online classes mamaya habang minum ng kape upang mabawasan ang antok na darama, tumutok lang sa aming programa at aming ihatid ang mga napapanahong balita ngayong araw. Habang nanonood, syempre, sabay na rin ang ganda ng pagsikat ng araw. Ito ay siganap na 5:46 na umaga at lulubog naman yan, 43 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Para sa kumpletong kahandaan sa hinaharap nating pandemya, narito na mga balita at update tungkol sa COVID-19 na aming nakalap sa loob ng 24 na oras. Ito nga ay as of October 4, 2020, kahapon lamang yan. Unayin natin ang iniulat nga ng Department of Health o DOH ang 3,190 bagong impeksyon o kaso ng COVID-19 kung saan umabot na nga sa 322,497 ang kabuang bilang nito sa bansa. Nakapagtala rin ang Department of Health ng 18,065 bagong gumaling mula sa COVID-19 at 100 nasawi kahapon. Samantala, ang kabuuan bilang naman ng aktibong kaso ay umabot na sa 43,642. Wala namang naitalang bagong kaso o naiulat na bagong kaso ng COVID-19 sa mga Pilipinong nasa ibang bansa ang Department of Foreign Affairs. Inunsad naman ni Senator Christopher Bongo ang ika-85 malasakit center sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City noong ikalawa ng Oktubre. Pinoproseso muli ng DSWD-NCR ang 1.2 million na mga account upang makompleto ang Social Amelioration Program o SAP. Kaso ng pagnanakaw ay bumaba naman ang 60%. Wala na ipataw ng gobyerno ang iba't ibang community quarantine restrictions ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Eliazar. Ang Department of Health noong Sabado ay nagpahayagan ng katiyakan ng mga health workers na gumagawa at nagpoproseso ng mga swab test ay biyasa at may kasanayan. Pananatilihin ng Philippine National Police o PNP ang mga checkpoint operation at pag-inspeksyon sa gitna ng pandemya. Samantala, naitala naman ng Solomon Islands ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 matapos magpositibo sa virus ang isang mag-aaral na dumating mula sa isang repatriation flight mula sa Pilipinas.
Bago simulan ang araw, ating alamin muna ang naging lagay ng panahon kahapon. Dalawang low pressure area nga ang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una nga itong LPA sa silangan ng Bicol Region na inaasahan niyang malusaw sa susunod na mga oras. At isa pang LPA ay nasa kanlura naman ng Sangli Point sa Cavite na patungo namang Vietnam at posible namang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod yan na mga oras din. Dahil sa dalawang low pressure area ito, mas malakas na Southwest Monsoon o Haing Habagat ang naranasan dito yan sa Katimugang Luzon, buong Visayas at buong Mindanao. Samantala, para sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang na dyan yung Metro Manila, naranasan pa rin ang maaliwala sa panahon. May mga pulupulong pag-ulan pero sa dakong hapon at gabi lamang yan, dulot ng localized thunderstorms. Noong Biyernes, inanunsyo ng PAGASA na malaki nga ang posibilidad na maranasan natin ang La Nina na magtatagal hanggang sa Marso ng sumunod na taon. Kaya naman, asahan na nga natin ang mas madalas na pag-ulan sa susunod din na mga buwan. Ating alamay ng mga weather system na magdadala ng mga pag-ulan na ito ngayong buwan ng Oktubre mula sa October Weather Overview. Ang buwan ng Oktubre ay transition period mula sa pag-iral ng habagat patungo sa pagkakaroon ng amihan o northeast monsoon. Bukod sa amihan, posible rin magpaulan ang pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang direksyon o ang intertropical convergence zone. Ang ITCZ, posibleng pagmula ng mga low pressure area na maaring lumakas at maging bagyo. 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga ito, posibleng lumihi sa lupa o kaya ay tumama sa Luzon o Visayas areas. Ngayong may pasok na muli, para sa mga kababayan nating may pasok na nga sa kabila ng hirahap nating pandemya, upang mapaghanda ninyo ang lagay ng panahon, narito na ang forecast mula sa PAGASA. 3 sama ng panahon ang binabantayan natin at 2 weather system naman ang siyang nakakaapekto sa bansa. Unahin na natin itong low pressure area sa silangang bahagi ng Pilipinas. Alas 6 sa umaga, huli nga yan namataan, 360 kilometers east-northeast yan ng Virac, Catanduanes. Itong low pressure area nito, maliit pa rin yung posibilidad na mabuo bilang isang bagyo at inaasahan pa rin malusaw sa susunod na mga oras o yun sa pagtama niya yan sa kalupaan ng silangang bahagi ng Kabisayaan. Samantala, itong isa namang low pressure area ay nasa gawing kanlurang bahagi pa rin ng Pilipinas at alas 6 sa umaga, huli rin niyang namataan na 425 kilometers kanluran niyan ng Sangli Point sa Cavite. Itong low pressure area ito ay inaasahan pa rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at patungo pa rin yan ng Vietnam. Samantala, ito namang tropical depression o yung mahinang bagyo, nasa labas pa rin yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman niyang papasok ng ating PARS pagdating ng Miyerkules, pero sa pagpasok niya, tatama lamang yan dito sa gawing dulong bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility at saka naman lalabas ulit sa susunod na mga oras o araw sa araw nga yan ng Miyerkules. Taglay nga niyan yung lakas ng hangin abot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong papalo ng 70 kilometers per hour. Samantala, southwest monsoon pa rin ang siyang dominanting weather system na nakakaapekto yan dito sa katimugang bahagi ng Luzon, buong Visayas at Mindanao. Dahil nga dito sa 2 low pressure area na makikita natin na papagitnaan nga yung Pilipinas, dahil nga dito mas malakas na haing habagat o southwest monsoon ang mararanasan. Dahil sa pinagsamang epekto nitong haing habagat at mga low pressure area, asahan natin sa susunod na mga oras itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Partikular yan dito sa buong Visayas, kabilang na rin yung Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, kabilang na rin yung Northern Mindanao, BARMM, Soksarjen at yung probinsya ng Quezon. Samantala, para naman dito sa dulong hilagang bahagi ng bansa na apektuhan naman yan ng northeasterly surface wind flow
Sa susunod na mga oras, yung mga kababayan natin nandito nga sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kabilang na rin yung Cagayan Valley Region. Iiral itong maaliwala sa panahon, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na mayroon lamang tayong mga isolated, mga mahihinang pag-ulan sa susunod na mga oras. Kaya naman bago umalis ng bahay, importanteng may bit-bit pa rin na panangga sa ulan. At para naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan pa rin natin ang maganda at maaliwalas sa panahon ngayong araw. May mga pag-ulan pa rin pero sa dakong hapon at gabi na lamang, dulot yan ng localized thunderstorm na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Para naman sa lagay ng ating karagatan, dahil nga dito sa pag-ira ng northeasterly surface wind flow, nakataas itong gale warning, partikular yan sa hilagang bahagi ng bansa, partikular sa mga sumusunod na lugar. Kung saan kabilang nga dyan, nakataas ang gale warning as of October 5, alas 5 ng umaga, sa baybaing dagat ng Batanes, Kalayan, Babuyan, at ang hilagang baybaing dagat ng Ilocos Norte. Bago maging isang bagyo, nagsisimula muna ang sama ng panahon bilang isang low pressure area. Ngayon at may binabantayan tayo mga low pressure area sa loob ng bansa para sa inyong karagdagang impormasyon. Kaugnay nito, tarito ang isang napapanahong kalaman. Ang Low Pressure Area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansa na mabuo ang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang malakas na pag-ulan kasabay ng pagkidlat at pagkulog. Narito na ang mga balitang dapat abangan ngayong umaga. Mamahalagang impormasyon kaugnay ng ika-4 na planeta mula sa araw, ating alamin. Nais na mag-angkat, pagbili ng lokal na palay at mais ng NFA, nais isulong. Pagbaha, dulot ng malalakas na pag-ulan, naranasan sa France at Italy. At mahalagang impormasyon at datos kaugnay ng COVID-19 ating silipin. Huwag maglilipat ng channel at magbabalik pa ang Panahon TV. Mga dapat gawin upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Manatili sa bahay, maliban na lamang kung nangangailangan ng pangangalagang medikal. Isuot ng maayos ang face mask. Gawin ang physical distancing. Panatilihin ang kalinisan ng tahanan. I-disinfect ang mga bagay na madalas mahawakan. Kumain ng masusustansyang pagkain. Iwasan ang matataong lugar. Limitahan ang oras sa enclosed spaces. Huwag magkalat ng maling impormasyon. Panatilihin ang kaligtasan sa pamamagitan ng wastong kaalaman. Mga paalala mula sa Panahon TV.
Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Good morning at welcome back sa Panahon TV. Pulang tuldok man sa kalangitan kung ating titingnan, ang planetang Mars di magpapauli sa pagbibigay ng bagong kaalaman. Halina't Mars, kilalanin natin ang planetang ito. Basta usapang aliens sa mga Martian na bumibida sa sari-saring pelikula, comics at cartoons. Pero bukod sa mga likhang isip na alien, marami pang dapat matutunan sa Mars. Halina mga Mars at Mars at kilalanin natin ang planetang ito. Ipinangalan sa Roman God of War na si Ares, ang Mars ang ika-apat na planeta mula sa araw. Kilala ito sa tawag na Red Planet dahil mayaman ito sa iron oxide o rust. Binubuo ito ng mga bundok gaya ng Olympus Mons, ang pinakamataas na bundok sa buong solar system. Sa katunayan, 3 beses itong mas mataas kaysa sa Mount Everest. Hawig ba ng topografiya nito sa ating planeta? Ang atmosphere sa Mars ay binubuo ng carbon dioxide na mapanganib sa tao. Dahil mas maliit ang Mars kaysa sa ating planeta, mas mababa ang gravitational pull dito. Kaya kung bibisita ka sa Mars, gagaan ka ng 37% at makakayanan mong tumalon ng 3 beses na mas mataas. Kumpara sa ating mundo, mas matagal ang 37 minuto ang isang araw sa Mars. Nagtatagal naman ng 687 araw bago makumpleto nito ang pag-ikot sa araw, halos doble ng sa Earth. 49 na misyon ang naipadala sa tinuguriang Red Planet. Isa rito ang Opportunity Rover na nagmasid sa lupain nito. Nalaman natin na magkaparehas ang komposisyon ng lupa ng Mars at Earth. Dito na buo ang spekulasyon na maaaring tirhan ng tao ang Mars kung tataniman ito ng mga halaman na lalanghap ng carbon dioxide at magbibigay ng oxygen. Natagpuan rin sa planeta mga sinauna at tuyong kanales na patunay na dating may tubig dito. Kung matutuloy man ang pagtira natin sa Mars, mapagmamasdan ang paglubog na araw sa bughaw na langit, imbis na sa nakasanayan nating kahel. Pula naman ang langit sa Mars kapag umaga. Ang sikat sa ating planeta, marami palang may babahaging impormasyong mahalaga. At yan ang malawang kaalaman tungkol sa ating kalawakan. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsuna. Samantala, narito naman ang iba pang datos sa astronomiya. Ang moonrise ang pagpapakita nito sa kalangitan. Ito ay saganap na 8:03 ng gabi at dulubog naman yan 8:30 na ng umaga. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Pansin mo rin bang halos fully illuminated ang buwan? Makikita pa rin tonight ang waning gibbous moon. Madalas itong napagkakamalang full moon dahil magkasunod lamang ang dalawang phases na ito. Ang kaibahan, unti-unti nang nababawasan ang liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw dahil sa pagkilos nito para muling kumpletuhin ang orbit nito sa paligid ng daigdig. At para sa ligtas sa pagpalaot ng mga kababae nating manlalayag, ang high tide natin along Manila South Harbor, ito ay sa ganap na 11:47 ng gabi
Tataas ang level ng tubig na karagatan ng 0.97 meters at yung low tide kung saan bababa naman niya ng 0.2 meters. Ito ay sa ginap na 6:14 ng umaga. Isang namatay habang 19 naman ang nawawala sa France at Italy matapos sumama ang bagyong Alex sa baybayin ng dalawang bansa noong Sabado. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa mga lugar na siyang sumira sa higit kumulang 100 kabahayan. Kabilang sa mga nawawala ang dalawang bumbero matapos tangayin ng baha ang sinasakyan nilang fire truck. Ang mga ito ay sumasaklolo sana sa mga stranded na residente sa France. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad sa France at Italy. Kasama yan ang pag-abot ng tulong ng kanilang lokal na gobyerno sa mga apektadong residente. Wala namang naiulat na Pilipinong nasaktan sa pangyayari. Diyan lamang kahit magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Mga paalala upang maging ligtas habang nananatili sa tahanan sa panahon ng pandemya. Linisin at i-disinfect ang mga madalas hawakan ng mga bagay tulad ng mesa, doorknobs, light switch, banyo, gripo, lababo at cellphone. Hugasan ng mga kamay bago kumain. At pagkatapos suminga, umubo, bumahing at pagkagaling sa banyo. Alagaan ang emosyonal na kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila. Mag-imbak ng mga pagkaing maaring umabot sa 3 hanggang 4 na linggo. Siguraduhin may listahan ng emergency contact numbers ng inyong community health center at pinakamalapit na ospital. Bantayan ang mga potensyal na COVID-19 na sintomas tulad ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga. Magtalaga ng isang silid para sa may sakit na kapamilya. Tandaan, maging ligtas habang nananatili sa tahanan upang ang COVID-19 ay malabanan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Cargo House Incorporated. Patuloy ang overseas voting registration para sa mga Filipino abroad hanggang September 2021.
Bumisita sa ating embahada, konsulado, misyon o meko, dala ang inyong valid Philippine passport. Kung ikaw ay isang dual citizen, dalhin ang original o certified true copy ng inyong Certificate of Retention or Reacquisition of Philippine Citizenship. Kung ikaw ay seafarer, dalhin ang pasaporte at seaman's book sa scheduled boating outreach o akyat barko sa inyong lugar. Kung ikaw naman ay magbabakasyon abroad mula April 9 hanggang May 9, 2022, siguraduhin magparehistro bago umalis ng bansa upang makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na itinalaga ng COMELEC at DFA-OVS. Patuloy na patatagin ang ating demokrasya, karapatan at tungkulin nating magparehistro at bumoto. Isang paalala mula sa COMELEC, DFA-OVS at Panahon TV. Nagbabalik ang Panahon TV. Ang ibang bansa sa Timog Silang Asya, nakararanas na ng pagbaba sa naitatalang kaso ng COVID-19. Tulad na lang ng Vietnam at Cambodia na wala nang naitalang bagong kaso kahapon. Silipin natin ang bilang ng kaso sa mga karating nating bansa mula sa datos ng World Health Organization. As of October 4, 2020, alas 7 ng gabi, mabot na nga sa 717,817 ang kabuuang bilang ng confirmed cases para yan sa buong Timog Silang Asya dulot ng COVID-19. Kung saan nadagdagan din ang sumarotal na bilang namatay, 17,559 na yan, 579,090 naman ang gumaling, habang active COVID-19 cases ay nasa 121,000 at 238. Kung saan ang una pa rin ang ating bansa, Pilipinas, na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong Timog Silang Asya, pagtala na ngayon ng 322,497 as of October 4. Sinundan niya ng Indonesia na may higit sa 300,000 kaso, Singapore na may higit sa 57,000 kaso, pangapat sa pwesto ang Myanmar na may 16,503 cases at ang Malaysia na may 12,281. Panganim sa pwesto ang Thailand na may 3,585 cases at may 3,388 recoveries. Pangpito ang Vietnam, sinundan niya ng Cambodia, Brunei at ang Laos PDR na natili pa rin sa pinakamababang pwesto na may 23 kaso ng COVID-19 as of October 4. Wala pang naitatalang bagong kaso at isa pa rin ang kasalukuyang active COVID-19 cases sa lugar. Napakahirap ng sitwasyon ng mga kabayan nating na nagpositibo sa COVID-19. Bukod sa pagkabalisa dahil sa pagkakaroon ng sakit na ito, malayo pa sila sa makanilang mga mahal sa buhay upang sila ibigyan ng suporta. Doble pa yan para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa at nagpositibo sa sakit na ito. Silipin na natin ang pinakauling datos sa bilang ng kaso na matay at gumaling na Pilipino mula sa COVID-19 sa labas ng ating bansa. Mula yan sa Department of Foreign Affairs. As of October 4 pa rin kahapon, 10,548 na ang total confirmed cases ng COVID-19 among Filipinos abroad ayon sa pinakauling tala ng Department of Foreign Affairs. Unayan natin itong Asia Pacific kung saan 363 ang undergoing treatment sa lugar, 1,069 naman ang gumaling na, habang 8 ang Pilipinong namatay na nagpositibo sa COVID-19. Subalutal, 1,440 ang total confirmed cases among Filipinos abroad sa Asia Pacific. Para naman sa Europa, 166 ang undergoing treatment, 95 ang namatay, habang 138 naman ang namatay na Pilipino sa lugar,
At sumartal nga 1,179 na ang total confirmed cases sa Europa. Dahil naman tayo sa Middle East at Africa, may pinakamaraming kaso pa rin ng COVID-19 na Pilipino, kung saan 512 na ang Pilipinong namatay sa lugar, 4,277 naman ang gumaling, habang 2,311 naman ang undergoing treatment o mga Pilipinong kasalukuyang nagpapagaling mula sa COVID-19. Para naman sa Amerika, 166 ang Pilipinong undergoing treatment na nagpositibo sa COVID-19, 178 na ang namatay sa lugar, habang 466 na ang na-discharge. Sumatala 810 ang total confirmed cases among Filipinos abroad sa Amerika. At ayon nga sa pinakauling tala ng Department of Foreign Affairs, 3,006 ang kasalukuyang active COVID-19 cases among Filipinos abroad. 6,750 ang gumaling na o na-discharge, habang 793 na ang kababaeng nating namatay mula sa COVID-19 sa labas ng ating bansa. Ayon nga sa pinakauling tala ng Department of Foreign Affairs as of October 4. Sa pagpapatuloy ng 7 buwan magmula ng ipinatupad ang community quarantine sa ating bansa, alamin na natin ang pinakuling datos at mahalagang impormasyon kaugnay ng hinaharap nating pandemya mula sa Department of Health. As of October 4, ayon sa pinakuling tala ng Department of Health, muling umakyat ang sumarotala bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Yan ay nasa 322,497 na. Makita natin bahagyang buwaba na nga yung sumarotala bilang ng active COVID-19 cases sa bansa kahapon. 43,642 na lamang yan. Samantala, 3,110 ang bago na italang kaso kahapon lamang yan. Habang 1,758 ang mga kababayan nating kasalukuyang positibo sa COVID-19 at nasa kritikal ang kondisyon. Walang naitala nga bagong gumaling sa COVID-19 kahapon, kung saan umakyat na nga ang bilang o nanatili ang bilang ng mga gumaling sa 273,079. 100 naman ang bagong naitala nga namatay kahapon, kung saan 5,776 na ang sumatotal na bilang nito sa bansa. Narito naman ang mga rehiyon na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na sa Pilipinas. Nauna pa rin ang NCR, National Capital Region, 168,173 as of October 4. Region 4A, Calabarzon, pangalawa pa rin sa pwesto na may 56,641 cases. Region 7, sa Central Visayas, 22,349 yan. Pangapat ang Region 3, Central Luzon, 17,441. At ang Region 6, sa Western Visayas, panglima, may pinakamaraming kaso sa bansa, 12,704 yan as of October 4, ayon sa tala ng Department of Health. Naghahanda na ng Department of Science and Technology o DOST para sa unang batch ng vaccine trials na isasagawa sa 4th kayong buwan ng Oktubre. Ang gagamiting vaccine trials ay aprobadong gamitin ng World Health Organization. Sisimulan na rin sa susunod na mga araw ang registration ng mga volunteers na nais magpaturok ng nasabing vaccine. Pupondohan ng DOST ang lokal na implementasyon ng WHO Solidarity Trials na ito, kung saan nakalaan na ang 89.1 million na budget. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ang pagsasagawa ng trials ay kailangan pa rin pumasa at aprobado rin ng Vaccine Expert Panel, Ethics Review Board at ng Food and Drug Administration. Diyan naman kahit magbabalik pa ang Panahon TV. Mga paalala, bago pumasok sa inyong tahanan ngayong panahon ng pandemya, itapon ang ginamit na face mask. Kubarin ang tsinelas o sapatos. Lagyan ng alkohol ang mga talampakan nito at itabi sa hiwalay na lagayang malapit sa pintuan. Maligo o hugasan ang mga na-expose na bahagi ng katawan
bago hawakan ang anumang bagay sa tahanan. Linisin ang telepono gamit ang microfiber cloth at 1-to-1 ratio ng tubig at 70% ay isopropyl alcohol. Gamit ang sabon at tubig, hugasan ang mga salamin at iba pang accessories na isinuot sa labas ng tahanan. Tandaan, maging ligtas bago pumasok sa inyong tahanan upang ang COVID-19 ay maiwasan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nage Malik Magnawa and Associates Customs Brokers. Welcome back sa Panahon TV. Time check tayo mga kababayan na 5:39 na ng umaga. Noong Sabado, simulan na sa Madrid ang partial virus lockdown na kasabayan ng hindi pagtutol ng nakararami. Sinimulan na ang paglimita ng pagbiyahe papasok o palabas sa lugar. Ilang kapulisan na rin ang idineploy upang masiguro ang kaayusan kasabay ng pagtaas ng partial lockdown. Apektado ang higit kumulang 4.8 million na residente kung saan nagpatupad na rin ng curfew hours para sa mga restaurant sa lugar. Kinakailangan magsara mga ito pagdating ng alas 11 ng gabi habang ang mga pamilihan naman sa lugar ay alas 10 ng gabi naman. Ang mga restaurant at pamilihan ay mayroon lamang din dapat na 50% kapasidad ng mamimili o customers yan sa Spanish Health Ministry. Inestimang higit sa 32,000 na ang namatay sa lugar dulot ng COVID-19.
kung saan posible pa itong tumaas dahil sa kakulangan ng COVID-19 at testings noong unang mga linggo ng pandemya. Samantala, sa patuloy nga na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo, higit sa 34 na milyon na ang sumarotal na nagpositibo sa sakit na ito. Alamin natin mga lugar may pinakamaraming kaso nito at ang pinakahuling datos sa Coronavirus Resource Center ng Johns Hopkins University. As of October 4, 2020, 9:23 ng gabi, sumarotal 34,958,150 na ang total confirmed cases ng COVID-19 na para sa buong mundo. Kung saan 1,034,101 na ang total deaths na naitala, habang 24,342,438 naman ang sumarotal bilang nagwaling mula sa COVID-19 as of October 4. Kung saan ang una pa rin ang Estados Unidos na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. 7.3 million yan, sinundan niyang India na may higit sa 6.5 million, pangatlo ang Brazil na may higit sa 4.9 million, apat pa rin ang Russia na may higit sa 1.2 million, at ang Colombia na may 848,147 cases. Sinundan pa rin niya ang Peru, pang-anim sa pwesto na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. As of October 4, 821,564 yan. Sinundan ang Argentina, Spain, Mexico at South Africa na natili pa rin 10 pwesto na may 679,716 total cases as of October 4, 9:23 ng gabi. Diyan lamang kayo at magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Mga paraan para maibsa ng stress at pagkabalisa sa panahon ng pandemya. Ipagpatuloy ang komunikasyon sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng internet at telepono. Tiyaking ligtas ang mga bata sa bahay at bigyan sila ng pagkakaabalahan upang sila'y matuto at malibang. Magpahinga mula sa pagbabasa at pakikinig ng balita. Limitahan ang paggamit ng social media. Makisali o magsagawa ng mga kawili-wiling aktibidad sa loob ng tahanan. Mag-meditate at mag-ehersisyo. Kumain ng masusustansyang pagkain at iwasan ang pag-inom ng alak. Tandaan, manatili sa bahay upang mailigtas ang mahal sa buhay. Isang paalala mula sa Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment,
and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng IWMI o Integrated Waste Management Incorporated, your environmental conservation partner. Good morning at welcome back sa Panahon TV. Dahil sa inaasa ang pagsisimula ng La Niña ngayong buwana o sa susunod na buwana, unti-unti na nga nating nararanasan ang pagiging madalas ng pag-ulan. Patunay dyan ang patuloy din na pagtaas sa level ng tubig ng mga pangunahing dam sa Luzon. Narito na ang pinakaraang datos sa estado ng mga ito mula sa tala ng pag-asa. Unahin natin yung Angat Dama sa Bulacan kung saan nagsusuplayana ng tubig sa buong Metro Manila. May kita nga natin dahil nga sa mga pag-ulan kahapon, dulot ng pinagsamang epekto ng low pressure area at high habagat, bagyang tumaas yung level ng tubig niya na 0.05 meters at kasalukuyang 178.52 meters. Dahil inaasahan nga natin yung pag-iral nitong La Niña, inaasahan din natin yung muling pagtaas ng level ng tubig ito. At may kita natin, kasalukuyan pa rin naman itong nasa critical low level ito, na below 180 meters. Para naman sa Magat Dam sa Isabela, as of October 4, 2020, makita natin bagyang tumaas din yung tubig dyan. 1.70 meters ang itinaas as of October 4 at kasuko yung 178.93 meters na yan. Lumalayo pa rin yan sa critical low level nito na 160 meters. Para naman sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, silipin naman natin yan. Ayon nga sa pinakuling tala ng pag-asa, as of October 4, tumaas yan 0.24 meters. At kasuko yung 185.05 meters na ang level ng tubig ng dam. At nakita natin, malayo na ito sa critical low level nito na 176 meters. Isang resolusyon ang isinumite sa ng Department of Agriculture na nagsasabing himukin ang DA, ang National Food Authority o NFA, na bilhin muna ang mga lokal na palay at mais sa bansa bago mag-angkat ng mga ito. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong unang linggo ng Setyembre, farm gate prices ng palay at mais ay patuloy na bumababa dahilan upang malugi ang mga lokal na magsasaka sa Pilipinas. Dahil sa mahinang market economy, ngayong may hinaharap tayong pandemya, tumaas ang bilang ng inaangkat na palay at mais ng NFA, na siyang dahilan na patuloy naman ang pagbaba ng presyo ng mga ito sa merkado. Ang pagsuporta ng NFA sa mga inaani na mga lokal na magsasaka ang siyang magpapabalanse ng presyo ulit ng mga nasabing bilihin. Nakasalad din sa resolusyon na ang stable food price ay kailangan upang masiguro ang at mapromote ang food security sa lahat ng sektor ng komunidad. Ngayong unang araw ng pasok para sa online classes, maapektuhan ba ng mga pag-ulan ang inyong Wi-Fi signal o internet connection? Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon at agwat ang temperatura para sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Unahin na natin dito sa Luzon kung saan naapektuhan itong southwest monsoon at northeasterly surface wind flow. Unahin natin yung naapektuhan itong northeasterly surface wind flow, particular yan dito sa Tugigaraw, Bagyo at Lawag. May kita natin, maaliwalas yung panahon, bagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, sikat ang araw, at meron lamang tayong mga posibilidad na mga pulupulo o mga isolated rain showers, anumang oras yan na ngayong araw. Kaya naman, bago malis ng bahay, importanteng may bit-bit pa rin na panangga sa ulan. Agwat ang temperatura natin dyan sa mga nabanggit ko lugar, maglaro yan sa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Para naman dito sa Olongapo, Metro Manila at sa Tagaytay, asahan pa rin natin ang maaliwal sa panahon, magpapatuloy pa rin yan ngayong araw na meron pa rin mga pag-ulan pero sa dakong hapon at gabi lamang, epekto yan ng mga localized thunderstorms. Para naman dito sa gawing katimugang bahagi ng zone, sa Legazpi at sa Puerto Princesa kung saan epektado pa rin yan ng haing habagat o southwest monsoon, iral nga dyan itong maulan na lagay ng panahon. Agwat ang temperatura natin dito sa Metro Manila, maglaro yan sa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Dako naman tayo sa gitnang bahagi ng bansa dahil nga sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at ng southwest monsoon.
Saan natin mga kababayan itong maulap na kalangitana na may mga kalat-kalat na pag-ulana, pagkidlat at pagkuloga. Dito yan sa Tacloban, kabilang na rin ang Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu. Agad ang temperatura naman natin maglaro yan sa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. At ako na tayo sa katimugang bahagi ng bansa kung saan wala na panahon ang mararanasan ng halos malaking bahagi nga nito nga Mindanao. Kabilang dyan itong Cagayan de Oro at sa Zamboanga, dahil pa rin yan sa pag-iral, mas malakas nga na pag-iral itong Haing Habagat o Southwest Monsoon. Samantala, para naman dito sa Doyan Capital of the Philippines na ngayon ay Cacao Capital of the Philippines na rin. Itong Metro Davao, asahan pa rin natin itong maganda at maliwalas panahon. Patuloy pa rin yan ngayong araw na may temperatura na 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Huwag maglilipat ng channel at magbabalik pa ang Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Warm o Waste and Resources Management Incorporated, turning your wastes into useful resources. Magandang umaga, ako ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. May mga pagulang pa rin bang mararanasan sa inyong lugar sa susunod na mga araw? Aminan mula sa 3-day weather forecast mula sa PAGASA. Unahin natin sa Baguio City kung saan mararanasan pa rin magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. Hanggang bukas yan, araw ng Martes, na mayroon lamang mga isolated o mga pulupulong mahihinang pag-ulan sa araw na iyon. Kung saan pagdating naman ng Miyerkules at Huwebes, sana ito maulap na kalangitan at may mahihinang pag-ulan buong araw. Agwat ang temperatura natin 15 hanggang sa 24 degrees Celsius sa susunod na tatlong araw para yan sa Baguio City. Para naman dito sa Metro Manila, magpapatuloy pa rin naman ang maaliwalas sa panahon hanggang bukas lamang yan, araw ng Martes, kung saan inaasahan nga natin itong maulan na lagi ng panahon pagdating naman ng Miyerkules hanggang Huwebes. Agwat ang temperatura 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Dako na tayo sa ginang bahagi ng bansa sa Metro Cebu, kung saan nasaan pa rin natin itong maulan na lagi ng panahon dahil sa pinagsamang epekto nitong mga low pressure area at ng southwest monsoon sa susunod na tatlong araw.
Temperatura may kababaan, posibleng umabot lamang yan ng 31 degrees Celsius. Dako na tayo sa katimugang bahagi ng bansa, sa Doyan Capital of the Philippines at Cacao Capital of the Philippines, Metro Davao. Kasama magpapatuloy ang maulan na panahon hanggang araw na lamang yan ng Miyerkules. Pagdating ng Webes, improving weather condition na tayo kung saan sikat muli ang araw. Pero may mga pag-unang pa rin naman sa dakong hapon at gabi na lamang. At yan itong mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At para naman sa mga kababayan natin na nasa Zamboanga, hiral pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dahil inaasahan pa rin maranasan ang epekto nitong southwest monsoon sa susunod na 3 araw sa lugar. Temperatura dahil maulan yung panahon, may kababaan din naman, 23 hanggang sa 33 degrees Celsius lamang yan. Maging weather ready anumang hamon ng panahon sa pagtutok sa aming araw-araw. Sabayan rin kami sa pagbibilang dahil walang put isang araw na lang at Pasko na. At yan nagtatapos ang aming programa. Martiling nakatutok sa aming social media accounts, panahon.tv, para sa updates ukol sa lagi ng panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. At tandaan na sa dumaraming kaso ng COVID-19 ang pinakamainam na paraan upang ito ay maiwasan ay paghugas ng kamay, pagsusot ng tama ng face mask at kung kinakailangan naman lumabas, laging isaisip ang physical distancing ng 2 metro. Ako si Patrick Obsuna, magandang umaga at mag-ingat po kayo.